Masaya po nating ipinagdiriwang sa araw na ito kasama ng buong sang Kristiyanuhan ang dakilang kapistahan ng katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus Kristo o ang tinatawag nating Solemnity of Corpus Christi. Sa iba pong wika, ito ang simpleng sinasabi nating Eucharistia o ang banal na misa. Tayo po mga Pilipino ay mahilig dumalo sa banal na misa at isa sa malungkot na karanasan natin ngayong pong pandemya ay hindi lahat ay nakakapunta na sa simbahan para makiisa sa pagdiriwang ng banal na misa. Lalong-lalo na po yung mga senior citizens, mga may sakit at syempre yung mga masyadong bata, no? Nagkakaroon po kasi tayo ngayon ng social distancing at limitado ang mga nakakadalo sa misa sa ating mga simbahan. Pansamantala, habang wala pa pong nahahanap na vaccine o lunas sa virus na kumakalat, ay patuloy po tayong makiisa sa ating pagdiriwang ng banal na misa sa pamamagitan po ng mga live streaming sa internet. Marami po mga simbahan ang patuloy na nagdiriwang ng banal na misa at mali po tayong makadalo at makatanggap ng katawan at dugo ni Kristo sa pamamagitan po ng spiritual communion muna. No? Hindi po muna natin siya matatanggap in the physical sense. No? Ito pong pagdiriwang ng banal na Eucharistia ay siyempre po malalaman natin nagsimula noong gabi na si Jesus ay nag-iwan ng alaala sa kanyang mga alagad. Sinabi niya, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Hindi po niya sinabi na kapag ginagawa niyo ito, isipin ninyo na parang kasama niyo ako. Kung hindi, sinasabi niya, ito ang aking katawan. Sinabi din niya, ito ang aking dugo. Sa makatuwid, kapag tayo po ay tumatanggap ng banal na komunyon, hindi po bangkay yung ating tinatanggap kung hindi buhay na katawan. At dahil po yun ay buhay, naroon na rin po ang dugo ng ating Panginoon. Alam po natin na sa ating mga Pilipino, tayo po ay kumakain madalas ng kanin, no, at ulam. Kung si Jesus po ay nabuhay dito siguro sa Pilipinas, marahil sasabihin niya, ito ang aking kanin. No? Pero dahil po siya ay nabuhay doon sa Israel, kung saan po ang pinakakanin nila ay ang tinapay, ginamit po niya ang tinapay. Ginamit din po niya ang alak na napakakaraniwan sa kanilang kultura para maging sagisag at daluyan ng kanyang mismong katawan at dugo. Kaya po nung huling hapunan, yun ang sinabi niya sa kanyang mga alagad at sa ating lahat. Sa tuwing ipinagdiriwang ang Eucharistia, ito ang inyong kinakain, ang mismong katawan ni Jesus. At ito ang inyong tinatanggap, ang kanyang mismong dugo. Hindi po sapat na tanggapin lamang si Jesus bilang pagkain, bilang inumin, kung hindi kapag tayo po ay tumatanggap ng isang bagay, tinitingnan po natin, ninanamnam natin at ini-enjoy natin siyempre yung ating kinakain. Sapagkat meron po tayong paniniwala na anumang kinain natin ay nagiging kabahagi natin. Dahil tinatanggap po natin yun sa ating sarili, sa ating katawan, at sa ating mismong buhay. Yan po ang ipinakita ni Jesus. No? Kapag tinanggap ninyo ang aking katawan, ang aking dugo, ang aking mismong buhay ay mapapa sa inyo. At titingnan po natin ang naging buhay ni Jesus. Ito po ay isang buhay ng pagbibigay ng sarili. Palagi po siyang nagbibigay ng kanyang sarili. Kahit na ho siya ay ibinenta ni Judas, hindi na niya kailangan gawin talaga yun na ibenta si Jesus sapagkat si Jesus mismo kusang loob, ibinigay niya ang kanyang sarili. At ang pagbibigay rin ho ni Jesus bilang kanyang katawan, sa huling hapunan, sinabi niya, ito ang katawan at dugo ng bagong tipan. Kaya sa tuwing tayo po ay nagsasalo-salo sa banal na misa, sinasariwa po natin ang pakikipagtipan sa ating Panginoong Diyos. May tipanan po tayo at tayo ang kanyang katipan, ang kanyang minamahal. So tayo po ay nagsasalo-salo sa diwa ng tipan at ng pagmamahalan.
Ito po ang ating paliwanag tungkol sa kapistahan ng katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ako po si Father Paul Marquez ng Society of St. Paul, All for the Gospel.